On today's episode, alamin ang sitwasyon pagkatapos mag-harvest ng grains. Abangan! Maraming paraan para maiwasan ang losses after harvest. Tutukan yan! Saksihan kung paano nakakatulong ang kape sa kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan ng Kapatagan. Maraming pwedeng maging sakit sa digestive system ng ating mga alaga. Pero tigil agad yan sa Salmo Stop! Post-harvest is the stage after harvest that includes drying, storing, milling, and transporting. Ano-ano nga ba mga problema tuwing tapos-ani o post-harvest stage? Maraming butil gaya ng palay, corn, munggo, at coffee ang nasasayang dahil sa improper handling nito. Ang post-harvest, may mga problema tayo sa mga tapos-ani gaya ng hindi tamang pagkakatuyo at hindi tamang pag-iimbak ng mga butil. There are two seasons in the Philippines, wet season and dry season. In an agricultural country like ours, walang pinipiling panahon kung kailan tayo umaani, kaya wala rin pinipiling panahon ang possibility of post-harvest loss. Sa panahon ng tag-ulan, nagkakaroon tayo ng problema sa improper drying. Wala tayong mga available na pasilidad para ito ay matuyo sa tamang moisture content at ito ay maimbak o maibenta ng magandang presyo. Sa panahon naman ng tag-araw, na kung saan maganda ang ating ani, ay nagkakaroon tayo ng problema sa presyo ng ating mga commodities. Mapa-dry o wet season, proper storage of grains o tamang imbakan ang dapat na unahing pagtuunan ng pansin. Ang mga peste gaya ng mga daga, insekto, fungi at mold na maaring mamuo ang dahilan kung bakit nasisira ang mga ito. Pwedeng yung hindi mo siya mapatagal ng matagal na nakastore kasi ang nagiging problema is yung mga rodents, yung mga daga, yung mga insekto, yung fungus. So yun, hindi mo siya mapatagal na nakastore sa mga bodega natin na hindi actually safe dahil maraming mga pwedeng maging problema doon sa ating mga storage area. Infestation means losses not only on the quality of the goods but also on its selling price. Paano nagkakaroon ng extent ng damage ang mga peste? Ito ay kinakain nila ang ating mga butil. Pinabawasan nila ang kalidad. Nagkakaroon ito ng tinatawag nating quality losses na kung saan ito ay hindi na mabebenta sa magandang presyo. During drying, problem starts when there are no proper places to dry our grains. Madali siyang masira kasi ito ay hindi nabigyan ng tamang pamamaraan sa pagtutuyo. Mataas ang kanyang moisture content kaya ito ay masasamit sa madaling pagkasira o pagkabulok. Transporting grains from one place to another is also a problem. Kahit maayos ang pinag-imbakan nito, kung hindi maayos ang pagbiyahe, malaki pa rin ang mababawas nito sa inyong kita. Dapat siya ay protektado kung ito ilalagay sa container van o ikakarga sa barko. Dapat ay preserved, protektado siya hanggang sa ito ay makarating sa tamang lugar na pupuntahan niya. Yung walang continuity, yung protection na binigay nila sa butil, nung ito ay nasa bodega, ito ay nilipat nila sa ibang lugar. So sa paglilipat sa ibang lugar, ito ay nasa subject or na-expose sa iba-ibang mga damages. Sa problema ng post-harvest handling, mas malaki ang nagiging epekto nito sa ating mga producers, lalo na sa ating mga farmers. Malaki rin ang epekto nito sa industriya kasi ang nangyayari is kapag yun nga, hindi mo na-i-store ng matagal, so walang naiipong mga stocks dyan. So madalas nga yung mga farmer nga ang nawawalan ng mga palay. Imbes na ma-store nilang matagal, mabenta nilang ng mahal, so sila mismo nahihirapan yung mga farmers sa mga palay nila. For the consumers, kalusugan ang maaring maapektuhan if proper handling is not well observed. Kung ito ay halimbawa ng mais, ito ay hindi na ituyo na maganda, na mainam, ito ay posibleng magkaroon ng aflatoxin or fungi. Yung tinatawag nating aflatoxin contamination, ito ay nakukuha kung ang butil natin ay hindi nabigyan ng tamang halaga sa pagtutuyo. So paano nangyayari ito? Kung ito ay basa, ito ay magiinit at ito ay magkakaroon na ng fungi. So anong epekto nito sa katawan ng tao? Ito ay magkakaroon tayo ng carcinogen na tinatawag. Ang epekto nito ng aflatoxin ay carcinogen na kung saan ito ay, ang tinatarget nito ay ang ating liver. So liver cancer.
Kung maraming nasasayang na butil, marami rin ang maapektuhang mamamayan, lalo na sa ating bansang nag-aasam ng 100% self-sufficiency ng supply ng bigas. Ang solusyon dito ngayon, lumalaki ang populasyon ng Pilipinas, umuunti yung ating mga ani, dapat tayo ay maisinop yung ating mga butil. Ang tamang paraan ng pagsinop sa imbakan, dapat ito ay may-preserve natin na mainam, tayo anang tayo ay hindi na nag-i-import ng bigas sa ibang bansa. Dapat tayo magkaroon ng self-sufficiency na tinatawag. Proper handling of our grains during post-harvest is very important to be competitive in the market. Because once lost, it is lost forever.